napapahamak tayo dahil pinarurusahan tayo ng Diyos. Pero nagpaparusa nga ba talaga ang Diyos? Ganun nga ba talaga kababa ang tingin natin sa Diyos? Ganun nga ba talaga ang pananaw mo sa Panginoon? Mga kapatid, sa Ebanghelyo natin ngayon at maging sa mga pagbasa, pinakikilala sa atin ng Diyos at ipinakikita sa ating hindi ho ganun ang Diyos. Ilang bagay na pwede ho nating pagnilayan, no? Sa mga nangyayari sa buhay natin na madalas sinisisi natin ang Diyos. Una, mabuti ang Diyos. Sabihin nyo nga, mabuti ang Diyos. Totoo ho yan. Mabuti ang Diyos. At no, hindi siya nagkukulang sa kanyang kabutihan. Hindi ho siya nagkukulang sa kanyang kabutihan. Iniisip natin kasi na nagpaparusa ang Diyos sa lahat ng mga ginagawa nating mali. Parurusahan tayo ng Diyos. Pero hindi ho. Alam niyo kung ano yung nagiging dahilan para tayo makaranas minsan ng hindi magagandang pangyayari sa buhay natin? Hindi ho dahil sa Diyos. Pero tingnan ninyo, karamihan sa mga nangyayaring hindi maganda sa buhay natin, nangyayari dahil sa sarili din nating mga kagagawa. Di ba? Minsan yun na lang ang ating rason, sinisisi natin ang Diyos. Minsan yun din ang rason natin, sinisisi natin kahit ang ibang tao. Sinisi na ang lahat, liban sa sarili. Diba? Kahit alam mong ikaw yung nakagawa ng hindi maganda, hindi. Sila kasi. Hindi, ang Diyos kasi. Pero tingnan lang nating maigi. Buksan lang natin yung ating mga mata. Mangyayari ba yung mga bagay na ito dahil lang sa Diyos? Hindi ba karamihan naman dyan na mga mapapait na nangyayari sa buhay natin? Lalong-lalo na yung mga bagay na alam naman natin, kontrolado natin, eh dahil sa mga mali nating ginawa, sa mga mali nating pinili, na pinili nating gumawa ng masama. At siyempre, kapag pinili nating gumawa ng masama, ano sa tingin natin ang ating aanihin? Ano sa tingin natin ang ating tatamuhin? Mabuti? Hindi ba masama din? Kaya mga kapatid, yun ho yung unang pagtingin-tingnan natin ngayon. Hindi ho dahil sa Diyos. Kahit yung mga iniisip nating kamalasan sa buhay, sa ating mga Katoliko, sa ating mga Kristiyano, di man tayo naniniwala dyan, no? Pero alam ninyo, magandang makita natin na yung mga pangit na nangyayari sa buhay natin, siguro mga 80 o 90% dyan, dahilan sa mga mali nating pinili. Oo, may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Aminin naman natin yon. May mga bagay na talagang dumating sa atin. Pero hindi yan dahil pinarurusahan ka ng Diyos. Minsan may mga nangumpisal sa akin, sabi, Lord, Father, siguro ito yung parusa ng Diyos. Dahil noon, 30 taon na ganito ang aking naging buhay, parusa ng Diyos. Sabi ko, hindi ho yan parusa ng Diyos. Pero yan ay naging epekto ng hindi natin paggawa ng mabuti. At minsan yun ang nakakalungkot eh. Sabi ko nga, sisisi na ang lahat, liban sa sarili. Nakita na ang lahat, liban sa Kanya. May minsan mga nangungumpisal ganito ang kumpisal. Tingnan ninyo ha, baka ganito rin kayo mangumpisal. Father, patawarin po ninyo ako sapagkat ako'y nagkasala. Ano mo ang kasalanan ninyo? Ako, Father, ako po'y nakapagmura. Kasi naman, Father, nagmura ako kasi yung aking asawa, minura din ako. Tapos yung aking anak, pinagtaasan ba naman ako ng boses? Sinagot-sagot ba naman ako? Minura ko tuloy. Yung kapitbahay ko po, na naglalagay lagi ng basura sa harap ng pintuan namin. Piruin ninyo sa harap ng pintuan ng bahay na doon itinatapon yung basura. Anong gagawin ko? Minura ko talaga, Father. Sabi ko, anong kinukumpisal ho ba ninyo? Kasalanan ho ba ninyo? O kasalanan ng kapitbahay ninyo?
Minsan ganyan ho tayo mangumpisal. Kaya pag gano'n nangungumpisal, ay, dali lang ho, dali lang ho. Kayo ho ang nangungumpisal, ha? Hindi ho ang kapitbahay ninyo. Pero di ba minsan ganoon? Ang nakita natin ay yung iba, liban sa ating sarili. Kailan ba tayo aamin? Kailan ba tayo magsasabing, kaya nangyari ito kasi mali naman talaga yung ginawa ko? Kailan ba tayo magpapalusot? Hanggang kailan ka ba magrarason? Hanggang ngayon pa rin ba? Ano mababago ang buhay? Paano maitatama ang mali? Kung hanggang ngayon, hindi mo tanggapin at hindi mo simulang magsisi. Tingnan lang natin, karamihan sa mga nangyayari sa buhay natin dahil sa mali nating ginawa. Huwag na nating sisihin ang iba. Kasi sa oras na sinabi mong hindi, nagkamali ako, doon ka palang makapagsisimulang magbago. Oho, hindi naman sinasabing ikaw lang ang may mali. Hindi naman natin sinasabing wala rin mali yung iba. Pero kung gusto mong may babago sa buhay mo, yun ang una eh. Acceptance is the key. At hanggat hindi mo tinatanggap yun, sa buhay natin, hindi ho dahil pinarurusahan tayo ng Diyos. Hindi ho ganun ang Diyos. At kung ganun pa rin ang pagtingin mo sa Diyos, baguhin mo na. Hindi ho mapagparusa ang Diyos. Lagi kanyang aantayin. Basta, aminin mo lang kung meron kang nagawang pagkakamali. At mula ngayon, mabuti na ang piliin.